Hello sa inyong lahat. Ka-Germs, July 2. Uwi abot. Salamat po. Important film. Talagang nahihintay ng mga fans. Ito po ay July 2. Like I said, overtime. And we have the lead actress. And of course, the very, very good director of this movie, Overtime. Please welcome Lauren Yang. And of course, direct Wincy Ong is also here. Welcome, welcome po. Okay. Bago namin sila tanungin, bibigyan ko na ng regalo kagad, ano? Pampagising muna. Thank you. Okay. One for you, direct. Salamat po. Pampagising kagad, ha? Thank you, Germs. Kailangan mag-overtime kayo. Pag another work na naman, yan na. Ang umpisa niyo na pag-overtime. Baon na yan. Okay, let's talk about overtime. Overtime. Yes. Si ako rin yung script writer po na Overtime. Yung sinusulat ko yung screenplay niya, inisip ko na what if gumawa tayo ng thriller na talagang Pinoy? Na kunwari, nanonood tayo, mahilig tayo na ang mga Pilipino manood ng mga mahilig manood ng TV shows na 24. Ganon. Or yung movies na Die Hard. Tapos inisip ko, what if kung gumawa tayo ng ganong movie tapos ilagay natin sa isang setting na sa Pilipinas talaga? Direk, I'm sure naman nakapanood ka ng mga movies ni Richard before, no? So, paano mo binago si Richard Gutierrez dito sa Overtime? Magandang tanong po yan, Kuya Germs. Yung inisip ko kasi before, na si Richard has always played yung roles niya, yung talagang leading man, guapo, ganyan. Lover. Lover, yes. Dream boy. Sa drama, mga ganun, ano? Or action, boy sa TV. Boy next door. So naisip ko this time, ano pang hindi nagagawa ni Richard? Mm-hmm. And yun na-realize ko, wow, hindi pa siya nagiging kontrabida. Mm-hmm. Gusto kong makita, yung dinedirect ko nga si Richard, pinupush ko talaga siya na, Richard, I want you to be scary here. Yun yung hindi ko pa nakikita ang gawin mo. And he's such a talented actor. And gusto ko makita na ng audience nga na, wow, may ganitong side pala si Richard na hindi pa natin nakikita. So, kagugulatan nila. Kagugulatan nila si Richard. And then, the first team up ni Richard with Lauren, no? Yes. Ano naman ang masasabi natin? Another side of Lauren. Yes. How about Lauren? Another side of Lauren na hindi Purihin pa na nakikita. Purihin mo na ako direct. Hiniharan po ako ni Lauren bago nung taping na to. Kakaibang Lauren ba ang nandito direct? Hindi, pareho lang po eh. Okay. Hindi, kakaibang Lauren din po to. Na may dating talaga. Actually, opo. Yung gusto ko dito sa character ni Lauren, she plays Jody. She's yung hindi normal yung the usual character sa mga movies nga na babae na parang tulungan nyo ko, ganon. Hindi siya ganon eh, na parang, let's say, kahit siya yung victim dito, she's a fighter. Mm-hmm. Actually, this movie is, yung ginagawa namin to ni Direk Earl, naisip rin namin na it's sort of a feminist movie na gusto namin yung mga lumalaban dito, mga babae. So you have Lauren and Tita Mitch Valdez nga in the roles the na... Fighter in the film.